One, two, three, come on! Yes, welcome back to my channel, Buhay KT Vlog. Ito, ipapakita ko sa inyo ang araw-araw kong iniinom na gamot na simula nung ako'y nakidney transplant. Ito yung nung lumabas ako sa hospital, ito ang binigay sa akin dahil ito yung nahiyang sa akin kadawan na bilang maintenance ko para sa aking kidney dahil na-transplant na nga ako. Dati po ako'y nagda-dialysis almost 1 year and 6 months. At tumulungan ako ng kuya ko para ibigay niya naman sa akin yung isang kidney niya. Ito ang iniinom kong gamot. Ayan. Tacrolimus. Ayan. Ito yung nakasanayan na iniinom ko ngayon nung unang labas na local. Okay. Ang sumunod naman ay Myfortic. Ayan. Ayan, ito ang ano, ito yung combined lagi na gamot na iniinom namin. Lifetime na to, na hindi ka na magda-dialysis kasi may bago ka ng kidney. Once na meron ka ng bagong kidney, parang new life mo na siya. At ano na lang, alagaan mo na lang yung sarili mo na iwasan mo magkaroon ng ubo, sipon at sa pagkatae. Yan, tas iwas din sa mga yung may mga sipon, ubo. Ito na nga, nagamit ko na tong ano, tong mga gamot na to, hiyang na sa akin. Dahil ako ay almost 6 years ng kidney transplant. Meron ako makilala na mga kidney transplant na gumagamit na rin sila ng imported. Kasi sa mga gantong local ay napakamahal ng gamot sa mercury. Pero yung galing sa ibang bansa, mas makakalas pa tayo at maabot kaya natin ang pagbili ng gamot nyo. Ipapakita ko sa inyo ang pinagkaiba ng local at ang imported. Ito ang imported. Siya. Ito ang imported. Ayan ang local. Okay. Nagamit ko na tong local simulang naka 3 years na ako. Kasi once na bago ka palang na kidney transplant, huwag kang gagamit ng imported. Kasi ihiyang mo muna tong local. Kasi baka biglang tumaas yung ano mo, gamot mo sa katawan, na ang tinatawag namin ang tacro level. Kaya stay ka muna dito sa local ng almost 3 years to 2 years bago sasabihin mo sa doktor mo kung po pwede siya dito sa imported, kasi napakahirap ng pera ngayon dahil epidemya, hirap mang maghanap ng mga guarantee letter sa mga Congress and Senate. Ito ang pinapalit namin, tumatangkili kami ng imported. Pero itong imported, nahiyang na rin sa akin na inom po na to almost 2 years. Ayan. Ito, ipapakita ko sa inyo yung laman nito at ang laman nito. Pero magkaiba sila ng karton. Tingnan nyo. Okay. Itong ano, frograph, ay makukuha natin yan sa mga sa Saudi Arabia. Meron dyan, Jordan yan. Ito, Saudi Arabia. Ayan pa ang sulat ng Saudi. Okay. Yan. Kaya once na may mga nagda-dialysis dyan sa Saudi Arabia, and then napatransplant kayo dito or dyan sa Middle East, okay naman. Pero kung dito sa atin sa Pilipinas magpa-kidney transplant kayo, ito ang ibibigay sa inyong gamot. At kung meron pa kayong mga kakilala dyan sa Saudi Arabia na uuwi dito sa Pilipinas, ay kung ganito ang pangalan, Tacrolimus frograph, pwedeng-pwede ito ipalit kapag naka 2 years ka na siya. Ito, ipapakita ko na sa ngayon sa inyo ang laman nito at ito. Sige. Ang laman nito ay dahil itong iniinom ko ngayon, dahil inuubos ko ngayon, ang pag-inom pala ng local, ubusin nyo muna yung stock nyo nito bago nyo inumin ito. Huwag nyo i-alternate kasi nakakasama rin yan sa kidney. Pagkatapos kapag naubos mo ito, pwedeng ito na. Sunod-sunod ito na. Huwag nyo i-alternate kasi iba kasi yung ano eh, yung experience na iba nakatake na. Na nagloloko kasi yung kreya nila. Kapag pinaghalo-halo, kapag once na naubos nito, ito na lang ito. Hanggang kapag naubos nito at may stock nito, ito na lang ang iinamin nyo. Okay. Okay, ito papakita ko sa inyo kung anong laman nito dahil hinati ko na, inuubos ko muna yung laman nito at nadito na yung laman. Okay. Pakita ko sa inyo yung laman. Ito ang laman niya. Ayan. Ayan ang laman niya sa loob. Itong karton na to. Ayan ang laman. Pero ito, nabuksan ko na. Kinuha ko lang yung karton para makita nyo. Yan siya.
dito siya nakalagay. Ayan, nakalagay sa dyan. Ayan ang laman niya. Okay? Ayan. 50 pieces ang laman nito sa isang carton. Okay? Kung iinom kayo ng gantong local, hanapin nyo ang tatak na ito, yung sa baba. Astellas. Ayan. Astellas ang hahanapin yung tatak na katulad itong imported na Astellas din. Ayan o. Astellas. Nakikita niyo yung kulay red lard nga lang siya. Pero, okay naman siya. Astellas. Yan. Basta iisa lang yung iisang brand siya. Hindi yung iba. Kasi mas delikado kapag hindi Astellas yung nakasanayan nyo. Okay? Ito. Ito na yung pinag-ano niya. Yung laman niya. Ito yung sachet niya. Ayan siya. Okay? Ang imported naman na pinagkaiba, bubuksan ko to bago kasi hindi ko pa to naiinom. Ang pinagkaiba ay nasa bottle siya. Ayan. Yung nakikita niyong puti, yung nakikita niyong puti na yan, ayan, sa loob. Ayan yun. Ayan siya. Kaya iisa lang siya. Ayan. Sa isa nito ay 100 pieces. Mas makakatipid tayo dito kasi sa dito sa 50 pieces at dito sa 100 pieces. Ayan. Ito yung pinagkaiba ng imported sa local. Kaya mas nakakatipid tayo dito kung meron tiga Saudi Arabia na nakapanood ng aking vlog. Ako po yung may hingi ng tulong na makahingi ng gatong gamot. Laking tulong na po sa akin to sa Saudi Arabia. Pwede, meron po to sa Riyadh, Dammam, yan. Bahrain, meron din siya nito. Ayan. Ilalagay ko na po. Tapos ito, yung kapartner nito, ito yung pabababa ng immune system namin kasi sa mga kidney transplant ay baliktad sa normal. Sa amin, kailangan mababa ang immune system namin para maprotektahan yung kidney kasi hindi aming organ to. Yung antibody namin makikita siya at papatayin. Kailangan uminom kami nito para bumaba ang inyong system namin at hindi sirain yung kidney na nagpipilter na mga ano toxic sa aming katawan para kami ay makaihi. Okay? Ito ang purpose niyan at ito ang partner niya, ang MyFortic. Ayan. Sa MyFortic. Ayan dalawang combine niyan. Lagi-lagi. Okay. Tapos ito, ang laman naman itong MyFortic ay ayan, ayan siya, banig-banig. MyFortic. Wala na nga laman po kung sino pong nakakaluwag dyan. Humihingi po ako ng tulong. May 20 piraso na lang po ang aking MyFortic. Sana po matulungan niyo po. Kung hindi naman po dito, ay pakisubscribe na lang po ang Buhay Kitty Vlog. Para may pambili po ako ng gamot once na maging successful. Kasi ito lang po ang naisip kong paraan para matulungan ko po yung sarili ko. Natuloy-tuloy po yung maintenance ko at hindi po masira yung bigay sa akin ng kuya ko, yung kidney niya. Opo, 6 years na po ako na kidney transplant sa awa ng Diyos. Nalagpasan ko po ang mga pagsubok. Yung parang challenge na po sa akin din naman po ibibigay sa akin ng Lord to kung hindi natin kaya. Okay. Pangalawa. Nasira po ang kidney ko dahil sa high blood na wala akong maintenance. Okay, ang gamot ko po ngayon ay Dusartan. Pero ang Dusartan ko ay ubos na po. Kaya ang iti-take ko po, galing din po sa Saudi Arabia, galing po sa ex-wife ko na binigay po sa akin na gamot. Papasalamat ako sa kanya, kay Odely, Odi Sereno. Yan. Salamat ako sa kanya. Pero itong gamot na to ay yan, Saudi Arabia. Kaibigan niya po ang nagbigay nito nasa Saudi Arabia. Papasalamat din po ako kung si Roma, nakalimutan ko pa yung pangalan. Super salamat po. At ito po ang gamot niya. Ito po yung iti-take ko bukas kasi wala po ko talagang pambiling new certain ngayon. Kaya ito po yung iti-take ko. Ito po yung laman. Yan. Kahit anong brand, basta new certain, sana maging hiyang sa akin to. May tatlong box. Sa isang box ay 30 tablets. Ah, 30 tablets. 30. Yeah, 30.
30 siya. Makikita nyo. Okay. At may isa pa kaming iniinom dito na magpapasalamat ako. Meron ding ibinigay na prednisone. Prednisone siya, yung para siyang ang prednisone ay kailangan talaga na may mga kidney transplant. Ito yung aming parang, kasi minsan nanghihina din kami. Ito po yun. At ito yung huwag sinititik namin ito, nagiging okay kami. Ito ang prednisone. Yan, prednisone. Yan. Pero may gantong prednisone na imported na galing Saudi Arabia. Ito po siya. Well, ito pa. Yan, yan. Prednisone. Ayan. 5 milligram. Ayan po siya. Ito po yung local. Ito po yung imported. Ayan. Ito po yung pinakikita ko lang po kung ano ang pinagkaiba ng itsura ng local sa imported. Ayan po. Sa Saudi Arabia, ayan po ang itsura niya na po pwedeng i-take natin. Ayan po. Po. At isa pa po ang tinitake namin ay Deldiacin. Ang Deldiacin po, ito po yung pampataas din ng level, ng tacro level namin sa katawan. Imbis na ito ang ininumin namin na madagdagan sa katawan namin, kasi ikaw ba inom ka ng maraming to, sobrang mahal. Kailangan po tayo ng Deldiacin, pampataas po ng dosis sa ating katawan. Ito po ang itsura ng Deldiacin. Deldiacin, ito po ang local. Okay. At ito po ang imported. Yan, Deldiacin. Ayan po. Ang pinagkaiba nila. Yan. Ayan po ang pinagkaiba ng gamot. Ito po ay made in Canada. Canada pa po siya. Ang expiration po niya ay year 2023 pa po. Ayan, makikita nyo po. Sobrang liwanag po eh. Ayan. Ayan. Ayan po ang aking mga tinitake ko sa araw-araw. Ang inom ko niyan ay 6, 9 a.m., 1 p.m., and 6 p.m. Okay. Sana po yung magustuhan nyo ang aking vlog. At sa akin po, sineshare ko lang po sa mga nakakaranas din ng ganito na talagang hirap din talaga sa paghahanap ng gamot namin na maintenance. May ito pinakikita ko po kung yung second choice po natin na talagang i-recommend rin yung po sa doktor kung po pwede ba sa inyo yan or hindi. Sa akin po, naitanong ko na po yan at naitake ko na po, okay naman po siya. Kaya sa mga nagda-dialysis, laban lang dahil na-experience namin yan kapag na-transplant naman kayo. Ito lang yung ano natin, yung talagang challenge natin matulungan din natin ang sarili natin, kasi sa una talaga mahirap, pero once na nagagalamay mo na kung paano talaga humanap ng paraan, kayang-kaya yan. Pray lang tayo. Sige, sa mga nanonood, sana magustuhan nyo. Paki-subscribe and bell para maging update sa aking mga vlog. Maraming salamat po. Bye!